Pagkodin mo to, call. Ikaw sentro na to, call. Sige, angat. Ayan, pwede na yan. Sige. Pre, paspasan mo, pre. Paspasan mo, pre. Oh, pahinga, pahinga. Magandang araw po ulit sa atin mga bay. Welcome po ulit sa akin channel by Nudge Works. So may ni-rescue po tayo ngayon mga bay. Dump truck po to, B-Type, B-Tin, yung ating makina. So napakahirap po ng sitwasyon natin dito mga bay. Gawa lang, nandito po tayo sa tabi ng nasa tabing ilog po tayo ngayon. Makikita nyo po, nandito po kami nag-service. Napakatarik pa ng araw, napakainit po mga bay. So wala po tayong magawa, gawa ng inabot po yung ating truck dito sa dinideliveran niyang lupa. So pagtsatsagaan po natin to mga bay. Parang pong nasa bundok na tayo. Makikita nyo po, wala pa masyadong bahay. So ang problema na aayusin natin ngayon mga bay, kung bakit po siya inabot dito, hindi na po siya nakatakbo, gawa ng nag-clutch slide po. Usapang sliding po tayo ngayon mga bay. Po, naamoy ko po dito sa taas, talagang napakabaho po ng ating clutch disc, clutch lining. So sinubukan ko rin kanina mga bay, sinubukan kong ikambyo sa Filmira. Talagang ayaw na umabanti yung ating sasakyan. Kahit in-adjust ko na yung push rod natin dyan, i-release ko na, ayaw pa rin talaga tumakbo. So napakabaho po ng lining mga bay. So itong problema na to, talagang bakbakan po to na trabaho. Gawa nang wala po tayo sa maayos na pwisto, nandito lang po tayo sa gilid ng creek. Yan po, kakatakot po mga bay. Gawa na yung gilid natin ibangin. So yung gagawin po natin ngayon mga bay, makikita po natin tong transmission na to. Ayan po, hanggang doon sa baba. Napakalaki po nito mga bay. Napakalaki po ng transmission ng ating dump truck. So mano-mano po natin dadalihin to mga bay. Gawa nang wala rin tayong masyadong gamit, wala rin tayong boom, gawa nang inabot po tayo dito sa alanganing lugar. So pagtsatsagaan po natin baklasin yung ating transmission. So ayan po yung kabuhang transmission mga bay. Babaklasin natin. Then pagkatapos, titingnan natin yung ating clutch disc. So ito na po yung mga kasamaan kong mga sa mga tropang hero. Mga kasamaan kong mekaniko. Napakahirap po pag ganito mga bay, pag inabot po tayo sa lugar na alanganin. So wala po tayong magagawa, gawa ng obligasyon po natin itong bilang mekaniko. So obligado po tayong magtrabaho. Kahit po na saang lugar man to tumirik, basta customer natin, pupuntahan po talaga natin. Okay, this time mga bay, natanggal na po natin lahat ng tornilyo na nakakabit sa ating transmission, yung paikot po. So yung ginawa po natin ngayon para maibaba natin si transmission, gumamit po tayo ng chin lock. Gawa ng mahirap po yan pag wala tayong chin lock mga bay. So ang gagawin na lang po natin ngayon, natanggal na lahat ng ating tornilyo, bubunutin natin si transmission. So kailangan lang po na ma-insakto natin na nakagitna siya or pantay para mabilis po natin mabunot yung ating transmission. Ngayon mga kasamahan ko. So ito po yung transmission natin mga bay. Sawa po ng Diyos, naibaba na po natin. Ayan po, napakalaki po ng transmission. So this time po makikita na natin yung ating pressure plate. Ayan po. So ang gagawin na lang po natin ito ngayon,
tatanggalin yung ating pressure plate. Finger type po itong mga bay, para makita po natin yung ating clutch disc doon sa loob. Matingnan po natin. So, tatanggalin na po ng kasama nating mekaniko mga bay yung ating pressure plate. Diri pa kakul, pabor kayo, include ka sa transmission. Ako na lang kaya. Ha? Yung handle na taas. Tama nilagay call. Tagay ito. Ay. Yan. Tagay na ulo dito eh. So ganito po yung proseso natin mga bay pag nagbaba po tayo ng ating transmission. Medyo mahirap po pero kailangan na po ng kunting strategy tsaka technique po para mas madali po natin siyang maibaba. Yan po. So natanggal na po natin yung ating clutch disc mga bay. So makikita po natin, medyo makapal pa po siya. Ayan po. Hindi po naubos pero nag-slide na po yung ating sasakyan. So ibig sabihin po may problema tong ating pressure plate. Pag naitulak po to ng ating fork, kahit naka-release na po siya, ayaw pa rin bitawan ng ating pressure plate. Kaya mangyayari po noon, mag-slide po yung ating sasakyan. So ang i-recommend ko pa na mangyayari nito, magpapalit na po tayo ng buong pressure plate. Gawa ng pagpatamain po natin itong mga bay, mahirap po ang trabaho, magdudubli gastos po siya, tapos magdudubli rin tayo ng trabaho. So kailangan na po talaga na palitan natin itong dalawang ito. This time po mga bay, pasensya na po, gawa ng medyo sa nagmamadali po ako, hindi ko po napakita kanina na nasa baba pa yung ating pressure plate at saka yung ating clutch disc. Pero may bago na po tayong nakuha, tsaka yung ating clutch disc sa loob, bago na rin po. So ang ginagawa ko po ngayon mga bay, sinisit up na po natin siya. Kinakabit ko na po. Gawa ng yung nabili nilang pressure plate, maganda pa po mga bay, malitaw pa yung ating finger. Samantala yung luma natin, lubog na lubog yung finger niya. So ang nangyari po noon, kahit makapal pa yung ating clutch disc, nag-slide na po. So kaya nirecommend ko sa mayari na papalitan na ng ating pressure plate. So ngayon po ni-install ko na po siya. Hindi ko po nakuha na ng video kanina mga bay, gawa ng medyo mahirap po, napakabigat po ng ating pressure plate. Gawa ng wala po tayong cameraman, so pasensya na po tayo. So ina-install na po natin siya mga bay. Tinutuduhan ko lang po siya ng higpit para maging pantay po yung lapat ng ating finger. So ngayon po mga bay, makikita po natin yung ating transmission. So may chain block po siya nakakabit. Kawa nang hindi po natin kaya ito na manumanuhin ng jack, kawa na sa haba po ng ating transmission. Tapos na-install na po natin yung ating pressure plate at yung ating clutch disc. So ito na po yung time na ikakabit na po natin si transmission. So medyo pahirapan po ito mga bay, gawa nang mabigat po yung ating transmission. Pero kaya po natin ito. Iangat. Sige, operate. Angat. Sige. Angat. So pag kami dito may kalalayan po natin. Call. Bale, ang kanina. Baba. Wala sa gitna. Ang taas. Mahirapan tayo. Mga pre. Oy baba, wala sa gitna yan, nasa nakakabit sa inyo dyan sa taas. Malayo. Call, kunin mo to call. Ikaw sentro na to call. Sige, angat.
Ayan, pwede na yan. Sige. Pre, pre, paspasan mo, pre, paspasan mo, pre. Oh, pahinga, pahinga. Kahanap lang ako ng 15 pisto. Sige. Pre, paspas mo, paspas mo. Hop, hop, hop. Pahinga, kunti. Angat. Ano? Tiga. Tiga, tiga lang, tiga lang. Sige, angat. Stop, sintro, stop. Call, basi silip mo. Hindi ko kita silip mo eh. Silip mo eh. Tanggalin mo yung lata, tanggalin mo yung lata, Col. Ay, 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 ay. Sintro, sintro. Sintro ka? Ha? Sintro, sintro. Sintro? Hindi pasok, hindi pasok ang sintro, hindi sintro, main drive. Ha? Sintro, sintro, tingnan mo. Yung dulo, pre, yung dulo. Papunta rin ito, pre. Ha? Sintro siya, pero down. Saan, saan, saan? Yan, yan. Pasok. Tiga lang, ilain. Yan. Pasok na, pasok na. Pasok na. Ayos na, tika. Ano pa? Lumapat na? Oo. Call, tornilyo, call. Kunti pa. Kunting lapat pa. Tulak mo dyan. Tingnan mo yung clearance, taas baba. Ito. Taas baba, pre, taas baba. Parehas? Parehas? Oo. Hey, katornilyo lang. Ito yan, pre. Pero kaya na maabot ng tornilyo? Oo. Hindi tapat sa butas, Col. Baba. Hindi, pihit kunti siguro or ano ba? Punta dyan, pihit. Ha? Paganyan. Yan. Yan. Pre, 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 ikaw lang magpihit, pre. Si Uncle mo palagyan mo tornilyo, pre. Hindi. Okay. Eh, sige pa, kunti pa. Malayo pa, kita ko rito, wala pa. Yan, 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 yan. Okay. So, makikita po natin mga bay, naisampa na po natin si transmission. So, naikabit na po natin siya dun sa ating makina. Ang mahalaga po na technique talaga mga bay, pag nagkabit po tayo ng ating transmission, kailangan po na yung ating chin block na nakakabit, nasa gitna po siya, kailangan balance yung ating transmission. Tsaka sentro po talaga siya mga bay para mabilis po natin na may pasok yung ating transmission doon sa ating makina. So napansin nyo po na wala pang ilang minuto lang po na isalpak na natin si transmission. Depende po yun sa technique at saka diskarte po para mapabilis po natin yung ating trabaho. So ito po yung chin block na ginamit natin mga bay. Ayan po. Kaya napakahalaga rin po na may chin block tayo. So ini-install lang po ng ating mga kasama. Then after po na ma-install nila lahat na nakakabit na nga sa ating transmission, so pwede na po natin siya mamaya i-testing. So doon sa ating post rod, yan sa gilid, may post rod pa na nakakabit dyan mga bay. Kailangan din natin itama yung adjustment para makuha po natin yung tamang bitaw ng clutch doon sa taas. Ito po yung isa sa mga pinakamatibay na mekaniko ng silang. Ayan po. Si Manuel Galigo. Tsaka yung nasa baba, yun yung tatay niya. Anak na anak. Anak na. So sa atin dyan na mga baguhan pa po, sana may makuha rin kayong diskarte kahit papaano. Hindi ko po masyado nakuha ng video mga bay, gawa ng
pahirapan po yung ginagawa natin. Medyo mabigat-bigatan po. Hindi po ako makakuha ng video na maayos. So, pasensya na po tayo. So, medyo po nahirapan yung kasamaan natin mga bay. Napakabigat po. Kahit yung ating profiler, napakabigat. So, kinakabit na po nila ngayon. Yan po yung tinatawag nating profiler na nakakabit sa puwit ng ating transmission. Ito mo, kung ano. Tapat. Ito pa. Ito yung kapupili ko. Yan, gigil. Ito man. Saan yung nat? Wala. Ano mong kanapa? Ano mong nakadikit sa? Napakasikip po talaga mga bay. Wala ho tayo magagawa, kalang mahirap po talaga ang trabaho ng mekaniko. Lalo na sa mga ganitong malalaking truck. So itong isang propeller na to, itong maliit na to, ito naman po yung connection ng ating clutch shift sa ating para umangat po yung ating dump box. So dito po yan nakakonect sa ating transmission. Pag nag-switch po tayo dun sa taas, papasok po si clutch shift para mag-engage doon sa ating counter gear. So tapos na po natin i-install yung ating transmission. Naikabit na po natin lahat yung mga nakakabit mga bay. So yung ating postra dito, ito po, na tumutulak ng ating fork para maipit yung ating clutch case. Kailangan rin po natin i-adjust gawa ng magbabago po yung adjustment niyan. So, i-adjust po muna natin. Tapos, ititesting po natin ngayon para malaman po natin kung maging ayos na ba yung batak ng ating truck. So, ito na po yung truck na ginagawa natin mga bay. Tinitesting na po ngayon. So sana po bumatak na yung ating dump truck mga bay, gawa ng yung dadaanan po niya dito, gawa ng paakyat po tayo, paahon po yan. So delikado po na mabitin siya, kailangan na bumatak na yung ating truck. Gawa nung nirescue po yan, dito po yan umatras, kaya ipinarking na lang po dito. So napakarami po ng sasakyan. So titingnan po natin ngayon kung hahatak na yung ating truck. Medyo matarik-tarik din po yung ahonin mga bay, gawa ng medyo mataas din po yung kalsada na yan, pataas. So titingnan natin yung truck natin na ating ginawa. Ayan ho, inaabanti na po ng ating driver. Bukan po natin mga bay kung aahon. Tapan po natin ilabas yung truck mga bay. Sige po. Sa mga traffic po nito, napakaliit ng kalsada. Napakaliit po ng kalsada, traffic pa. So aahon yung truck natin. Galang! Makikita po natin mga bay, umahon na po yung dump truck. Okay, this time mga bay, nakarating rin yung dump truck na inayos natin. So nawala pa kami kanina, sinundan namin kung nasaan. So naidam na po niya yung lupa na karga. So ito na yung dump truck na ginawa natin. Sa awa ng Diyos, naibiyahin naman siya ng ayos. So mga bay, huwag po natin kalimutan na suportahan yung aking channel. Kung gusto nyo po ang mga content na to, paki-subscribe na lang po, paki-pindot yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod ko pang mga videos. So, thanks to God. Sa sixfold rin uli yung ating trabaho. Natrabaho po natin ng ayos. Nakauwi po yung ating dump truck na ating nirescue. So, good job sa mga kasamaan ko. Good job.